dominion. Okay, tayo po ay naglangit. Panginoon namin na sa langit, kami po ay tumalangit sa inyo. Sa po bagay, kami po ay hina ang mag-isip. At ang atensyon po ay maliit. Hindi po kami ang kasalimuhan. At pagkakaitindi sa salita ng Diyos. Upang ang sa buhay po namin ang mga nais ng ituloy sa amin. Ngayon pa, salamat po ng marami sa pagkakawal sa aming kalas sa mga kasalanan sa pangalan ng aming kailan ng Diyos. So, babasahin ko po sa English, pero yung iba po ay papabasa ko sa inyo sa Tagalog. Ang ngayon quarter po, ang topic natin ay the role of the church in the community. Ano ang maipaglilingkod natin ng ating simbahan sa komunidad? Ang topic ngayong linggo ay restoring dominion. Ano nga po ito yung dominion? Pamamahala. Yun. Ang pagbabalik, tama ba? Na pamamahala. Bakit ba kailangan i-restore ang pamamahala? Yun ay dahil sa kasalanan na wala ang perfect na pamamahala. Nagpagulo-gulo ang ating mundo. Kaya ang kaligtasan, ang nais ng Diyos ay maibalik ang pamamahala. Ano ang pamamahala? Yun ang po ang pag-aaral natin ngayon. Ang ating mga verses po, nandito sa memory text. Let us make man in our own image, according to our likeness, that they have dominion over the fish of the sea. Ito po ang Tagalog, dominion. Pwede po pakibasa na ito pong Genesis 1:26 na Tagalog po. Kasi po mauna. Sinabi ng Diyos, alamin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wakis at pagkaroon sila ng pamamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa tapawid, sa mga hayop, sa buong lupa at sa bawang kumbatakang sa ibabaw ng lupa. Ayun po. Dapat daw po meron tayong pamamahala. Kaya lang, minsan ayaw ang inahabol ng aso. Imbis na tayo ay namamahala. Tayo ay tinatagat ng leon o ng buwaya. O inutuklaw ng ahas dahil po sa kasalanan, ang pamamahala ng mundo ay hindi na tama. So, ganito ang nangyari. Dahil sa kasalanan, nagkagulo-gulo ang pamamahala. Hindi lang po yun, nung ang ating mga magulang na si Adan at si Eva ay sumunod sa ahas kay Satanas, ang pamamahala ay hindi na tayo ang boss ng mundo. Dati po tayo ang si Adan ang pinaka-bossing na mamahala sa mundo. Pero dahil sinunod niya ang utos ni Satanas na ahas kung sa gabi ng ilin, si Satanas ang naging namamahala dito sa mundo. Yan po ang nakasabi niya dito sa Ellen White Science of the Times. Sa Biblia po, ito po ang nakasabi. The prince of this world cometh and hath nothing in me. Yan po ang sabi ni ating Panginoon na si ang prinsipyo daw ng mundo ay si Satanas. Sa John 12:31 po, now judgment is wrong. Now shall the prince of this world be cast out. Si Satanas po daw yan. And sabi po si John 16:11 of judgment because the prince of this world is judged. So, ibig sabihin, ang sinasabi po ng Biblia na mayroong ibang namamahala dito sa mundo. Kaya magulo ang ating mundo, kaya minsan tayo ay perspective dahil hindi na tayo ang pinaka namamahala dito sa mundo. Although, sa buong universe, ang Diyos pa rin ang namamahala. So, yan po. Ang ating pamamahala ay hindi na katulad ng original na pamamahala sa Garden ng Eden. Kaya ang ating iglesia, ang ating simbahan, ang role ay upang matulungan ang mga tao magpaibalik ang pamamahala na nawala dahil sa kasalanan. Ayun po. Okay. Dito po tayo sa Sunday, July 3. Okay. Meron na akong estudyante na sabi niya, atheist daw siya. Nakakarelate ng pausin sa sinusulat. Tingin na ko yung mga post niya sa Facebook. Talagang kinakantsawan niya ang Diyos minsan. Pero minsan nagtatanong din siya, Sir, sabi niya, paano yan? Sabi sa Bible, yung mga hindi sumusunod sa Sabah ay kailangan patayin.
sabihin niya, kung hindi natin namatay siya, ibig sabihin, hindi na kailangan ng ikaw. Sabi ko, bakit sabi niya sa Bible, yung nangangamin niya, ay kailangan din patayin. Ibig bang sabihin, hindi na pangulog niya kasalanan ngayon? Hindi. Napaisip na naman yung ating sityante. So, ayan po. Dahil sa kasalanan, marami ang nawala. Meron, hindi na natin nakakausap ang Diyos. Kahit tayo minsan, mga tao, magkakaaway, hindi tayo nagkakausap ng diretso. Ayan po, ano nangyari. So, basahin po natin dito sa kung bakit, ano ba talaga ang purpose ng Diyos? Basa natin, nilalang tayo ng Diyos. Bakit tayo nilalang ng Diyos? Ano ang kinalaman ito sa pamamahala? Basahin po natin ang Genesis, ay ito na yung kanina. Let them have dominion. Kailangan daw, so nilalang tayo ng Diyos upang tayo ay mamahala sa mga isda, sa mga hayop, at sa lahat ng mga bagay dito sa buong mundo. Nasabi ko na po sa Psalm 8:3, pwede po makabasa sa Tagalog. Psalm
sinasabi dito na subdue. Pwede pong pakibasa ulit yung Genesis 1:28. Kasi yung salita po na subdue, to fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish. Ang ibig po sabihin, Genesis 1:28. Pag-uulit na po, sir. Ng Diyos at sa kanilang sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin niyo ang lupa at sabihin niyo ito. Magkaroon kayo ng pamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa ipapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Pamahala, sir, pareho. Parehong pamahala. So yung dominion at saka subdue ay panin pamahala, pareho ang ibig sabihin. Okay. Bakit parang ngunit yan ito na isuwas mo? Scroll us. Okay. Ngayon dito po tayo sa Monday, sa July 4. Ang privilege ng pamamahala. Okay, yung rin po ang ibig sabihin, Genesis 1:27-28. Ang ibig po sabihin ng pamamahala o yung dominion sa English, sa Hebrew daw po, ito ay raga. Ang ibig sabihin po nito, ang right and responsibility to rule. Meron tayong, ano yung right? Karapatan at responsibilidad na mamahala. Ang ibig kong sabihin nito, meron kapangyarihan at autoridad ang mga tao na nasa ibabaw, na mas mataas kaysa sa dun sa mga hindi mong mamahayin o humor. Tayo po ay mas mataas ang rango. Meron naman po yung isang ibig sabihin ng raga, yung raga na ginagawa. Ang ibig sabihin nito ay tayo ang nagbibigay ng mga magagandang bagay sa mga nasa ilalim natin, nasa ilalim natin. Halimbawa, ang Diyos ay namamahala. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin. Buhay, ang mga tao ay namamahala dapat sa buong mundo. Tayo dapat ay nangangalaban. Tayo ang nagbibigay ng direksyon ng mga magandang bagay. Meron po sinasabi na benevolent or malevolent. Ang ibig sabihin ng benevolent, kung tayo ang boss, tayo ang magpapasendo. Pero yung isang pamamahala, itong hindi maganda pamamahala, kasi minsan, yung pamamahala, hindi maganda ang tunog. Imbis na ikaw yung boss, ikaw yung magpapahirap, yan po ay hindi tamang pamamahala. Ang pamamahala na ginawa ng Diyos noon ay siyang mapagbigay, siyang nagpapapandan ng mga bagay. Kaya talaga dahil sa kasalanan, video, pati ang pamamahala ay nagkaroon ng ibang definition. Bakit? Bakit minsan nagkakagano po? Dahil sa kasalanan. Nagugulo ang ating isip, ano ba talaga ang tamang pamamahala? Minsan ang ating mga freedom, ang ating mga karapatan ay lumalagpas. Kaya minsan ang pamamahala ay hindi natin naiintindihan ng mabuti. Okay, subdue. Yung sinasabi naman po sa Genesis 1:28, yung sinasabing subdue, ang Hebrew daw po doon ay kabash. Ang ibig sabihin, ayan, yun din po ang ibig sabihin, mas mataas ang mga tao kaysa sa ibang mga nilalang sa buong mundo. Okay. Kaya lang minsan yung kabas na Hebrew ay nagiging forceful, nagiging subjugation or forcing. Ayan po ang nangyari sa definition minsan, kahit yung salita na pamamahala ay medyo dahil sa kasalanan, medyo hindi na original na yung ginawa ng Diyos na pamamahala. Hingnan po natin ito sa Numbers 32:22. Ang sabi dito, and the land is subdued before the Lord. Kaya, bakit pinaalis ng Diyos yung mga Canaanites? Dahil hindi sila naging
mabuting mamamahala at isa, lugar nila. So, gumagawa sila ng kasalanan, hindi sila susunod sila sa Panginoon, hindi nila ginamit ang kanilang kalayaan upang mamahala ng maayos. Kaya ang Diyos ay kinuha ang kanilang pamamahala sa kanila. Ayan po. Every man armed for battle, the land is subdued before you. Para ang isang grupo ng tao ay nagkakasala at marami, ay nagdedepende sa Diyos, hindi nila hindi sila namamahala ng maayos sa kanilang kinakatungkulan, binibigay ng Diyos ang pamamahala sa mga anak niya. Ganit din po ang nangyari nung ang Israel ay umatake sa Kinan, sa mga Philistines, sa mga Amorites, Amalekites, etc. Dahil hindi nila pinamamahalaan ng mabuti ang kanilang lugar, ibinigay ang buong Kinan sa mga Israelites. Ganit din po ang nangyari sa huling panahon. Dito sa mundo, yung mga tao hindi namamahala ng ating mundo. Meron tayong binigyan tayo ng freedom, ng kalayaan. Ngunit pag ang ating kalayaan ay inabuso natin, ang mga nag-aabuso sa kalayaan at pamamahala na ibigay sa ating Diyos ay papalisin at ibibigay sa mga matuwid na mamamahala. Sabi ko rin sa Jeremiah, ito naman, yung mga alipin, pinalaya na. Kaya lang, pinabalik ulit. Ang sabi ng Biblia, hindi yan tamang pamamahala. Yan po. Okay, sabi rin sa Esther 7:8. Ito po yung kwento ni Esther, si Haman, at saka si... Ano naman po ba yung hari? Si... Yung hari ng... Ang sabi dito ay... Siguro ang hari ay namamahala doon pag pinatapin mo ang hari, ikaw ay mamatay. Okay. Sabi sa Nehemiah po, wow. Alam niyo po itong sinasabi pang alipin. Minsan may mga, alam niyo po ba yung mga negro, yung mga ilig na tao, masakit ang loob nila pag sinasabi sila negro. Dahil iniisip nila, yung unang panahon, yung mga itim, ginagawang mga alipin. Kaya minsan, slave. Kaya minsan, pag binabasa po nila yung Biblia, ayaw nilang tanggapin. Bakit pinapahintulutan ang pag-aalipin sa Biblia? Pero pag pinitingnan po natin yung pag-aalipin sa ibang bansa, sa US, sa Europe, yun ay napaka-terribling pag-aalipin. Pero ang pag-aalipin sa Biblia ay napakaganda. Hindi kasi terrible nung mga hindi naniniwala sa Diyos. Dahil ang alipin sa Biblia, pagka ilang taon, pwede lang lumaya. Kahit na binili ka na alipin, pagka ilang taon, pwede lang lumaya. So, ito po ang, ayaw nilang palayaan. Sabi ni Himaya, dapat papalayaan niya pagka ilang taon para sila ay makapagsimula ulit sa magandang buhay. Okay. Ito naman po, ang ibig sabihin ng ibang word ng dominion sa Hebrew, abad, ibig sabihin, to work, to serve, and to keep. Kaya tayo mga mahilig magtarik. Yan po ang original na pamamahala na inasign sa atin ng Diyos. Magtarik, magtrabaho, at maglingkod. Wow! Yan po ang ating ginagawa. Kung tayo po ay naglingkod, tayo ay nagtatarik. Yan po ang assignment ng Diyos sa atin, unang panahon, original. And to keep, ibig sabihin, to hedge, to about, to guard, protect, to look narrowly, observe, reserve, regard. Bantayan, bakit kaya daw po natin ang binigay sa ating responsibility. Yan po ang ibang mga idea kung ano ibig sabihin ng dominion. Yan po, sabi si Genesis 2:15, the Lord took the man and put him in the garden of Eden to tend and keep it. Yan. So, alagaan, kaniman, at bantayan.
So, stewardship din po ang ibig sabihin ng pamahala. Stewardship or management. Okay. Pag ang ating pamahala sa ating simbahan, o kaya sa ating bahay, o kaya sa ating business, ay maayos. Yan po ay nagre-reflect na sinusundan ng ating ang pamahala na ibigay sa amin ng ating Diyos. Yan. Okay. Sa Tuesday, meron tayong tinatawag na boundaries. Ibig bang sabihin, pag tayo ay namamahala, tayo ang Diyos, pwede na lang gawin lahat ng gusto natin. Yan po ang tanong. Okay. Pwede na natin patayin lahat ng baka. O kaya, pasabugin lahat ng mga puno at saka mga din sa mga dahil tayo naman ang namamahala. For example, ang pamamahala ko, ang freedom ay merong boundary. Merong hangganan. Ang sabi ng Diyos, tayo ang pamamahala sa buong garden o hindi. Ngunit, may isang puno dyan, huwag niyong lalapitan. Huwag niyong titikman. Kaya lang, hindi na mahala ng maayos si Adam at si Eva, ano nangyari? Okay. But the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. Meron tayong freedom, pero merong boundary. May mga batas ang ating pamamahala. For in the day that you eat, you shall surely die. Pag hindi natin dinagtaran ang ating dominion sa maayos, pag ang ating mga freedom ay dumampas na dapat nating gawin, ang tawag po doon ay kasalanan. Masabi po dito sa Romans 8:20-22. Pwede po kong pagbasa sir. Romans 8:22. Gagawa para sa iyo ng sa kanilin na grupin na larawan.
inyong araw kaya binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa iyong banal. Galang mo ang iyong Ama. Mga kapatid, meron akong tanong dati din sa kaapat sa Diyos. Kasi, binanggit po dyan ang mga anak, ang alipin lalaki, ang mga baka, pati ang mga bisita na nandyan sa paligid. Ang tanong ko po, bakit hindi binanggit ang asawa? Ito po ay tanong sa aking isip, at baka tanong din sa aking isip. Sa akin ang aking kaibigan, bakit hindi kasama yung asawa? Sabi rin din yan, no, sa mga tao sa paligid, kasama nito. Pero hindi naman yata stranger yung asawa. Pero pagkaya daan ng ilang mga araw, mga buwan, bigla ko pumasok sa isip ko, hindi yung binanggit ng asawang babae. Pero hindi rin binanggit yung asawang lalaki. So walang wife dyan. Wala rin po husband. Ibig sabihin, sila yung you. Ayan po ang nakasulat. In it, you. Ayan pala yung you. Doon sila kasama sa you. Ayan po lang nag-gets. Sabi ko bakit pala yung wife doon. Ibig pala wala rin yung husband. Ibig sabihin, ito hindi na sila kasama doon sa pagkakas. Siyempre, kasama sila doon sa pinakauna, sa you. Dahil sila yung namamahala doon sa kanilang sambahayan, sa bahay. Sila yung you. You shall not do any work. Tapos yung mga anak mo, mga alipin mo, mga katulong, at yung mga aso, mga stranger. Yung po, pwede po pang kaloy, then yung gabi. Opo, pwede po. Well, galang mo ang mga araw yung hinahong pang yung araw ay mabas mo sa ikitigil sa yung panggol ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mga alam niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang madilis yung alam mo sa sikapan sa iyong kapwa. Huwag mong iirutin ang bangay ng iyong kapwa. Huwag mong iirutin ang asawa ng iyong kapwa o ang kanyang alipin lalaki o ang kanyang alipin babae o ang kanyang baka o ang kanyang aso o ang anong bagay ng iyong kapwa. Okay, salamat po. Ito po ang sampung utos. Ito po ay ang ating boundary kung paano tayo namamahala. So, ang lesson po natin, paano ang simbahan ng iglesia makakatulong na ipabalik ang pamamahala sa mundo, sa ating kulinan. Ayan po ay, ang isang pwede natin gawin ay i-share natin ang mga tempo natin. Pag sinabi natin sa kanila ang tempo natin, matutulungan natin silang maayos ang pamamahala sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga buhay. Ayan po. Merong mga tao, mga kaibigan, sa Biblia na hindi sumusunod sa Diyos. At dahil hindi sumusunod sa Diyos, ang kanilang pamamahala ay mahirap. Tulad po ni Pero. Sabi po ng mga Israelites, gusto namin magsamba doon sa ilang. Sabi ni Pero, hindi mo kilala ang Diyos niyo, huwag kayo pupunta. Sabi naman po ng ayan po, sabi dito sa lesson, yung mga tao ay kinukontra sa tanong pamamahala ng Diyos. Sila daw po ay kinukontrol ng Satanas. Ayan, Satanas. Yung mga bagay na sabi ng Diyos ganito, ngunit ang sabi ng iyong ng Pero ay ganito. So pag dumating tayo sa panahon na ang sinasabi ng salita ng Diyos ay ganito, ngunit ang ating boss na hindi na niniwala sa Diyos ay magsasabi na ganito ang gawin natin. Yun po ay hindi na dapat. Hindi dapat natin sundin ang tao na kukontra sa utos ng Diyos. Sabi sa isang part ng Biblia, tayo po ba ay susunod sa tao, imbis na sa Diyos? Am I supposed to obey God? Rather than God? Tayo po ay dapat susunod. Pag nagkukontra ang utos ng tao at ng Diyos, tayo ay susunod sa Diyos. Bakit? Kasi ang tao, pag tayo namatay, hindi naman tayo ngayon buhayin yan. Yung boss, di ba? Pag kayo namatay, kaya kayo buhayin. Hindi, pwede lang kayo pasimulin yan. Pero pag kayo namatay,
Iwanan. Pero ang Diyos, pag tayo naman tayo, ay tayo tayong buhay. Kaya doon tayo naman sisip-sip. Doon tayo sa mas naman pangyarihan, susunod. Dahil mas malaki ang dominion ng Diyos. Okay. So, huwag susunod, guys. Pero, pag ako ito si Pero, ay kontra sa mga ng Diyos. Huwag susunod siya, hindi mo manisar. Pag ako ito si Pero manisar, ay kumukontra sa pag-uulo. Hindi po ang nangyari kay Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Okay. Sa huling mga panahon, alam natin sa propesya na may inutos sa amin na huwag ipangilin ang sabaw. Ngunit, hindi namin susundan dapat dahil ang pagtukos ng pangilin ng sabaw ay mas mga pangyarihan kaysa kahit sinong tao, kahit sinong organisasyon, kahit sinong gobyerno din sa lupa. Kaya yun po ang ating dapat maalala. Okay. Pero, meron din mga tao matigas ang ulo. May mga namamahala na matigas ang ulo rin. Pero sinong mga serva, itong serva sa nagalo. Mga lingkod. Meron din po mga lingkod na matigas din ang ulo. Huwag tayong pretende. Tulad nyo sa parable ng talents. Ayan. Sa parable ng talents, sabi po dito, binigyan, meron silang bossing na paalis, binigyan sila ng mga isa, binigyan ng lima, isa, binigyan ng dalawa, isa, binigyan ng isa. Kaya lang, yung isa lang ang nakuha, eh, binaon. Hindi niya dinismiss. Hindi niya lang nilagay sa bangko. Kaya, hindi siya sumunod. Ang inaasahan ng may-ari ng mga pinagkabiwala sa kanila, ay paparanihin nila. Kung binigyan sila ng paranin, itatanin nila upang dumami. Kung binigyan sila ng pera, ibabayin sila sa sumunod nila para dumami. Kung binigyan sila ng mga talento, gagamit. Kaya lang, tatamad-damad yung isang katiwala. Sabi niya, ayan po, ano nangyari? Siya ay pinarusahan. Yung mga mabuting katiwala ay dinoble. Yung binibigay sa kanila. Yung mga hindi faithful, ayan, nangyari sa kanila ay sila ay wicked and lazy servant. Mga tamad daw po at masama. So pag tayo ay binigyan ng talent, lahat po tayo ay may talent. Lahat ng miyembro ng Iglesia ng Diyos ay may talent. Kahit na bumili lang at saka umunta sa church, ang talent po ng pagsimba ay talent yan. Dahil pag pupunta ang tao sa church, malungkot. Pero pag marami, mas masaya tayo. Ha? So lahat po tayo may talent. At lahat ng talent natin ay dapat pinapakami natin. Pag may time, araw-araw magpindot-pindot niyan sa piano. Pag may time, araw-araw din ang mag-operate ng computer. Kaya pag-memorize ng mga Bible verse at sa kanadami, yan po ang mga talent. Kasama po yan sa pamamahala. Yung mga talent natin, kailangan natin paramihin para tayo maging good and faithful servant. Pero kung tinatamad-tamad tayo, talent lang ng patuloy, kailangan tayo maging wicked servant. Okay. There will be weeping and gnashing of teeth dun sa mga tamad na servant. Okay. So, pag tayo ang bossing, susundin natin ang pamahala ng Diyos, ang mga boundary ng Diyos. Pag tayo ang katiwala ang servant, tayo ay magiging masipag na servant. Yan po ang sinasabi sa Biblia. Meron pa po isang pamahala na mas challenging. Ito po ang pamamahala ng ating sarili. Ito ang pinakamahirap kontrolin ang ating sarili. Ito mga tao ay itong kontrolin. Kukukin, kaya at politics, kaya pera. Pero yung sarili ay nako, napakahirap. Pero ang sabi po sa Biblia, kailangan natin self-control.
ating mundo. Okay, babasahin natin po yan. Sa 1 Corinthians 9:25-27, basahin ko sa English. Everyone who competes for the prize is temperate in all things. Ang ibig sabihin po ng temperate, yung mabubuting bagay, eh, tama, dami. Yung masasamang bagay, wala. So, pagpasama, pag-i-review, pag-inom, pag-drugs, etc. Ang ganyan lahat, ang pagkain, mabuti. Pero pag sobrang dami, anong nangyayari? Mas marami daw po, mga kaipatid, ang nangangamamay at nagkakasakit sa sobrang daming pagkain kaysa sa kulang ng pagkain. Kasi yung kulang pagkain, yan lang. Pero yung sobrang pagkain, yung hospital, sobra kasi ang kinahin. Merong pagsubok pag kumukulang ang pera, pag kumukulang ang pagkain. Meron din pagsubok pag sumusubra ang pera, sumusubra ang pagkain. Pero kailangan natin maging magbubuting katiwala. Now they obtain. Okay. Therefore, I run not with uncertainty, thus I fight. But I discipline my body and bring it into subjection. Kailangan din natin pangalagaan ang ating katawan. Otherwise, mawawalang bisa ang ating pagtuturo ng daraan ng kasulatan. Nasabi rin po dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. So, kailangan natin pamahalaan ang ating sarili, self-control against such there is no law. Nasabi rin po dito, every good gift, every perfect gift from above comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Ayan po. So, kailangan natin pamahalaan ang ating sarili at pati ang mga creatures. Sabi po ng aming kaibigan sa inyo, sir, alam mo ba, mayroon kasagasaan ng aso dun sa harap ng apartment. Dinero ko siya. Kasi narinig ko si Pastor Carabina. Sabi niya, ayun mo na nag-aalaw ka ng aso. Hindi naman sa mga apartment sa langit. So, ginagaya ko sa Pastor. Oh, don't worry, man. They don't care. Go to heaven. Pero bigla nagbago yung isip ko. Pero, sabi ko, but you are right. Because Proverbs says, a righteous man is kind to his animal. So, kahit na hindi makakarating sa langit yung ating mga aso, sa mga pusa, sa mga baka, sa mga kambing, at mga dapong mga alaga sa ibon, tayo ay magiging mabait sa kanila dahil sa isang Biblia, ang matuwid na tao ay maamot sa kanyang mga inaalagaan, ang mga ayo. Okay. His creatures and all that has been given to us by God. Lahat ng mga bagay dito, ang buhangin, ang kahoy, ang mga manok, ang mga ibon, yan po ay galing sa Diyos. Sabi dito sa James, every good gift and every perfect gift is from above. Comes down from the Father. Okay. Yan. Meron din tayo mga boundary sa aming mga kaibigan. Meron din mga boundary sa babae at sa laki. May mga bagay na ginagawa ng mag-asawa kahit sa pag-upo, sa simbahan, na ang mag-asawa lang dapat ang upo ng doon. Pero minsan, meron tayo nakikita, hindi naman sila mag-asawa, bakit ganun sila mag-doon? Mag-lambingan, sa church. Diba? So, meron din mga boundary sa atong pamilya, sa mga kaibigan, yung hindi sa'yo, magpukulin. Yung toothbrush, pag-iramin. Yung toothpaste, papaalam kung maliit na bagay. Okay. Sabi dito, judge not. Ito ang isang pinaka-controversya. Huwag daw mag-uhusga. Eh, paano pag sinasabi, mali yan. Sabi, no. Judge not. Do not judge me. Sa Biblia po, meron dalawang, at least dalawang ibig sabihin ng judge. Yung isang ibig sabihin ng judge na sinasabi dito sa Matthew 7, yung judge na may paghapol. Yung hinahapon na po siya na hindi na siya makapit sa langit. Parang doon ba? Kasi sa judgment, dalawa talaga nangyayari. Either
parang wala na siyang pag-asa. Pero, sabi niya sa Bible, we should judge righteously. Kaya yun. Yes, sir. Maganda ang umaga po, mga kapatid. Mag-usara po sa inyo. So, ang aking pong sinag-aaralan ngayon, ito po sa pamamahala. Bilang mga leader at nilaga sa iglesia, ito po, sa pamamahala, ay natural lamang po sa mga leaders, ang mga elders, ang sumuway, sumansala, magduro. So, ito po ay nasa sulat. Ito po ay kailangan natin
maraming sakit. Pag maraming kang gamit, maraming energy ang ginamit dun sa paggawa ng mga gamit. Okay. Ngunit, meron na ng sobra. Sa sobrang pag-imamahal sa kalikasan, parang sinasamba niya na ang kalikasan. O, sinasamba niya na ang mga puno. Yan po ang sabi dito sa Romans 1:25. Masaya po dyan sa Tagalog, sir. At sa English po, who exchanged the truth of God for life, worship, and serve the creature rather than the creator. So much that pinalita nila ng kasumalingan ang katotohanan ng Diyos at sila sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na sinamalan na siyang pinupuri magpakailanman. Amen. So, tayo ay nangangalabot na ay nag-iingat ng kalikasan. Huwag naman natin sasambahin ang kalikasan na mas na parang siya yung Diyos. Sabi dito sa Romans 1:25, who served the creature rather than the creator. Okay, so pag hindi ka nag-iingat ng kalikasan, mali yun. Pero pag sobra na lang ang pagsamba mo sa kalikasan, ay mali din po yun. Okay, so paano ay ibalik ang pamahala sa ating mundo? Okay? Dumating si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang ating solusyon. Kung paano mababalik ang original ng pamahala. Okay? Ang tawag ko dyan ay kaligtasan. Hahanapin natin yung mga tao na nangangailangan, mawawala, at yung parang wala nang pag-asa dito sa mundo. At bibigyan natin sila ng pag-asa. Tingnan natin dito po. For example, sa Deuteronomy 5:7-12, kung merong mahirap, kailangan natin tulungan. Ha? Ito po ang isa sa mga pinakamagandang gawin pag kayo ay nag-birthday. Kahit sabi po dito sa Biblia, yung mahirap, kailangan natin huwag tayo magmatigas ang ating puso at sarado ang ating kamay sa pagbigay sa ating sa mga mahihirap. Ngunit, bigyan natin ang mahihirap. Kung may nangihirap ng pera, payamin natin. Okay. Yan po ang sabi sa Biblia, kailangan natin tulungan ang mahihirap dahil hindi mawawala ang mahihirap sa ating mundo. Ito po ay pinakamagandang suggestion ko. Ito po ay nasa Biblia at saka nasa script of prophecy. Kapag tayo daw po ay maghahanda, magpapakain, ang pakainin natin yung mga taong hindi makakabantin. Ayan ang birthday ko. Kinitext ako ng aming mga kaibigan. Hoy, pumunta ka na dito at magdala ka ng pagkain. Sabi ko, busy ako. At saka sabi sa Biblia, ang pakainin ko daw yung hindi makakaganti. At saka sabi ko sa Biblia, pag nagbigay ka sa mayayaman, uubusan ka ng pera. So ang bibigyan ko ng pera, ng pagkain, ay yung mga tao hindi ko kilala at saka hindi makakaganti. So, kinakasal ko yung aking mga kaibigan. Hinihintay nila ako magdala ng pagkain. Sabi ko, bakit ang sulit sa mga tao? Ang sabi ng Biblia dito. So, sinubukan ko pong sundin. At napakasaya po, kaysa gumastos ka ng pera para sa mga tao, marami na akong pagkain. Libon-libon ako dyan. Tapos nakakita ako ng mga tao kumakain sa tabi ng daan. Lipot ko ako din sa may Peter Bread Shop. Tumuha ko ng mga malaking tinapay. At sinibon din ako. Pakita ko na, nag-isang ko na ang tinapay ng malaking. Ito sa akin yung tinapay. Ito sa basayo. Nagis ko sa nag-iinis ng mga kalbero. Kasi nang lumaki yung mata niya. Uy! Di ba kain? Hinagin ang tatlo ko sila. Hinagin siya kumain sa. Uy! Pero ba? Hinagin siya kumain sa. Uy! Salamat kayo! Salamat! So, kita ko sa laki ng mata niya at kasi kung nabuhay yung kanya yung mga mata. Kasi, hindi ko alam kung bakit nagbulungkot sila sa tabi ng dahan. Ito sa ngayon pa sa'yo. Sabi ko naman yung tulungan nito. Pero ako yung nabaya sa aming ginawa. Kasi ang sarap pala na tumutulong ko sa mga tao, hindi na makakaabol. Ang pag-alis ko, hindi na ako kilala. Ayos. Sabi ko sa Biblia, pag tumutulong tayo sa mga tao, makakagalitin natin sa atin.
your treasure in heaven. Yan daw po ang Abraham, kung gusto mong mabot na yung meron mo sa langit, ibigay mo sa mahihirap. Sana na mahilangan. Kasi pagpunta sa langit, kung anong madali yung ATM mo, maraming mong ATM sa langit. So, dito mo gastusin sa pagdunong sa mahihirap. Pagdating mo sa langit, nandun yung ATM, dito na yung pera. Sabi po dyan sa kailan na ating sinakyan, makasikip. Revelation 22:12. For I come with you, and my reward is with me. To give to every man as his worth shall be. So mas marami tayong pinapakain at hindi makakakain na. Yung tulungan, mas marami tayong kakainin sa langit. Marami, malaki daw po ang grapes doon sa sister wife. Nakita niya sa vision niya yung grapes sa langit. Ang lalaki daw! Ayaw niya nang gumamba dito. Sabi ng Diyos sa kanya, hindi. Pag faithful ka, makakain ka yung grapes. Pero ang utos ko sa iyo ngayon, sabihin ko sa mga tao sa mundo na maging mabuting maglilingkod dito ang makakit sila lahat dito. Okay. Sa mga alipin na lang po, pagka 7 years, papaapasin. Ayan ang sabi sa Biblia. Pag Hebrew, pag naging alipin ninyo ng 6 years, ikapitong taon, aalpasan. Free na tuloy siya. Pwede ng pag-alipin sa Hebrews, no? Sa mga Israelites. Ayan po, sinasabi niyo, 14:12-14, kung kayo magpapakain, huwag yung mga kaibigan ninyo. Huwag yung mga kapatid yung mga relatives. Kamulana. Huwag yung mayayaman. Kasi, kaya naman nila ako pakainin ulit. Pero kung ako pinapakain nila, kumain din ako. Kasi, ako yung mahirap. Marami akong kaibigan, mga kapatid. Mas mayayaman sila. May mga PhD sila. May mga sakit silang graduate. May mga bahay silang marami. Pag pinakain nila ako, kumakain ako dahil hindi ako maglagay sa kanya. Pero pag sila magpakainin ko, ayaw mo. Kasi mga nagagay sila sa akin, haharap ako ng mas mga tao, hindi makagay. Kasi yun po ang makasundan sa Biblia. Daya, no? Kahit na sa Biblia. Ay, interesante sa Biblia eh. Pero yung mga binibigay nila sa kanya, aking mga sobrang pagkain, hindi nila bigay naman natin sa Biblia. Okay? Pag kayo ay nagpakain, ang ibitahan ninyo, ang mga hirap, ang mga pilay, hindi meron ako pagkain. Meron ako pagkasigal din na tugon ng paa. Kaya hindi ko magigyan ng mababang pain. Sabi sa Bible, huwag daw mapahirapan. Ang mga pilay, ang mga bulag, at ikaw ay pagpapalain ng hindi mabilang-bilang at saka pagdating ng ating Panginoon. Ayan po. Meron pa kong isa. Napakaganda na ating lesson. Napakarami po. Ano? Doon sa mga hindi kaya ipagtanggol ang kanilang sarili, kailangan natin silang ipagtanggol. And, depends for everyone. Tapos yung hindi kaya i-explain yung parang ng mga pinapaniwalaan, kailangan natin tulungan. Bakit kami tiniwala sa Sabbath? Diyan po kasi ang ganda. Kailangan natin tulungan ang kanilang pag-explain. Orphans. Sabi mo po mga kapatid, kayo po ba ay nagpakain sa mga yung tao sa orphan? Mga alila? Alila, yes? Yan. Kailangan natin magbigay ng mga tinapay sa mga nagugutom. Patirahin ang mga walang tirahan. Damitan ang mga walang damit. Meron din isang mga dito. Huwag naman tayo ng kain. Sabi nito, yung hindi nagkatrabaho, huwag din papakainin. Yung mga katalan, huwag pakainin. At kaya tayo yung magsisipag, mga kapatid. Ayan po ang napakagandang pamamahala na sinasabi sa Biblia. Maraming aspeto. Lahat tayo tinatamaan. May mensahe sa ating lahat. At itong mga mensahe ko ay kailangan natin ipangarap, ibigay sa ating mga kaibigan. Dahil, yan po ang utos ng Diyos sa atin. Yan po ang lesson natin mga kapatid. Yan, isa po. Kailangan natin ang role ng church sa pagbabalik ng pamamahala.
pagdapat sa pangalan ng Diyos, mga rules, freedom natin, ating mga kapwa, ating mga boss, ating mga servant, ating pamilya, mayaman, ating mga pamilya. Yan po ang sabay ng ating Diyos. Tayo po ay nalangin. Panginoon namin nasa langit, nagpapasalamat po kami na ang Biblia po ay tutulog sa amin upang maintindihan po namin ang nais ninyo sa aming buhay. Bigyan niyo po kami ng pandinig ng pagkaintindi sa Biblia upang maalala namin at may magamit namin ang mga natutunan namin sa aming araw-araw na buhay. Ayon po ang aming pag-asa. Kami po ay mga kalimutin. Kami po ay pamaling-maling sa maraming mali sa aming buhay. Ngunit ang banal ng Espiritu po ang sinasabi ninyo na magpapaalala sa amin ng mga bagay na ito upang kami po ang mabuhay na nais namin. Salamat po sa maraming sa kaligtasan sa pagpabalik ng pamamahala ninyo sa mundo nito. Pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.